po sa mga hindi pa nakilala sa atin. Pakitaas po ang kamay. Marami, ha? Okay. So, I would like to make a certain point. No? Before I begin with my talk, I would like to say this. That it doesn't necessarily mean that when somebody is spoken in front of you, or speaking right now, or will speak in the future, please take note that he or she is no better person. Hindi po nananahulugan na may nagsalita na sa harapan ninyo, o nagsasalita ngayon, o magsasalita pa sa ibang pagkakataon. Hindi po ibig sabihin nun, ay mas magaling laki sa inyo. Amen po ba? Totoo po yan, bakit? Kasi meron kayong alam na hindi namin alam. Meron kayong galing na hindi namin galing. At meron kayong mga karanasan na hindi namin karanasan. Amen po ba? Kagaya na lang po ni Sister, no? Sister Gemma, siya ang asawa ninyo. Okay. Wala po ang karanasan sa kanya. Kailan po ang may karanasan sa kanya. Hindi lang natin alam kung si Prada sa Espanyo ay may karanasan na sa iba. Pero one good thing is that lahat po na natutunan natin, these are just accumulations of what we have learned from other people. There, because there's no such thing as original knowledge. So, ano ibig sabihin nito? No one can boast for another. Wala pong pwedeng ipagmalaki ang bawat isa sa isa't isa. Wala po akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. At kayo naman po ay walang pwedeng ipagmalaki sa ibang tao. Lalong-lalo na po sa asawa ninyo. Amen po ba? Because we are all brothers and sisters. Lahat po tayo pag-tribat tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya hindi hold each other's hand, ay hawakan yung katabi ng katabi, sabihin mo sa katabi ng kapatid, tandaan mo ito, wala kang may pangamalaki. Maligit ka sa iyo. Totoo yun, what we possess is small in the eyes of our Creator. Because we are all bankrupt at siya lang ang mayaman. Amen po ba? Kaya nga, yung ating possessions, these are all just dust in the eyes of our Creator. Wala pong pwede ipagmalaki. Amen po ba? Ngayon, sa buhay natin ito, God is so good. Sabagat marami pa sa inyo hanggang ngayon napipilitan din na dumalo sa ganitong gawain. Napipilitan po ba kayo? Doon sa mga bago po lamang mamimit, kayo po ba ay handang magpatuloy sa ganitong gawain? Ang mahina yan. Kayo po ba handang magpatuloy sa ganitong gawain? Ganyan-ganyan din yung sumagot. Sinagot ang mga dating umatang. Nawala na ngayon. Ganyan-ganyan din po. Bakit? Kasi napakaraming problema. Alam niyo yung trabaho? Part of our ministry, napakadali niyan eh. Napakadali ng trabaho sa ministry. If you belong to the music ministry, madali yan eh. Wala namang problema dyan. Kahit yung magtrabaho ka sa bahay, madali lang naman yan. Yung mag-work ka sa inyong office, madali naman yan, wala namang problema dyan. Alam niyo, nagiging mahirap. Nagiging mahirap lang ang trabaho pag may mga buwisit sa paligid natin. Totoo po yan. At nagiging mahirap ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Eh, tanong naman, bakit naman nagiging mahirap minsan ang buhay? Ito, perhaps, narinig na ng iba rito. Kindly hand, raise your hand. Pakitaas ang kamay. Dalawang kamay. I-grab po ninyo.
can put it down. And I would like you to observe carefully the positions of your thumb fingers. Yung sa inyo po o yung sa katabi nyo? Yung sa inyo lang. Now, if your right thumb finger is over your right thumb finger, if your right thumb is over your left thumb finger, ito raw yung mga taong sabi nila, kapag yung kanan ang nasa ibabaw ng kaliwang hinlalaki, ito raw yung mga taong sabi nila. Kapag yung kanan hinlalaki ang nasa ibabaw, ito raw yung mga taong sabi nila. Ito raw yung mga taong matatalino. Kung yung kaliwa naman, if your left thumb is over your right thumb, yung kaliwa naman ang nasa ibabaw, ito naman daw yung mga taong sabi nila. Ito naman daw yung mga taong malalakas ang sex appeal. Sige, pagkakalita. Please try to do the opposite. Pagkalita rin nyo. How does it feel? Mahirap, di ba? You felt uncomfortable. Parang uneasy. O ano yung point ko rito? Hindi naman yung pagiging matalino o malakas ang sex appeal. Bakit? Kasi sabi lang nila yun. Ako yung kinaniniwala ko yun. Bakit? Kasi yung nasa ibabaw ko kaliwa. Ito ba malakas ang sex appeal? Maraming. Ano yung point ko rito? Nung sabihin kong pagbalik ka rin, sabi niya, your reaction was, abay, mahirap. Uncomfortable. You felt awkward. As you walk around. So, ano yung punto ko rito? Kapag ginagawa natin isang bagay na hindi bagay sa atin, tayo rin ang mahihirapan. And that's the main idea. Marami sa atin ang gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi bagay sa kanya. Kaya naman nahihirapan. Kaya kung ikaw isang lalaki, hindi ka nagpakalalaki, mahirap yan. Amen po ba? Alam niya eh. Kung ikaw ay may asawa na lalaki, gawin mo yung tungkulin bilang isang asawa. Kapag hindi mo ginawa, mamamroblema ka talaga dyan. Amen po ba? Kung ikaw ay member ng isang organization at hindi mo ginawa yung bagay sa'yo, kung ikaw ay pumapasok sa opisina at hindi ka pumapasok ng 8 o'clock, busy ka supposed to be required to pumunta pati at hindi ka dumarating, talagang may hinapang ka. Amen mo ba? Kaya may mga bagay-bagay na ginagawa ang mga tao na hindi bagay sa kanya. Mayroong pinagagawa ang Diyos sa atin. Ang problema, hindi natin ginagawa. Sa halip, yung trabaho niya, yung ginagawa natin. Eh siyempre, trabaho niya yun, hindi naman bagay sa atin, mahirapan tayo. Amen po ba? Amen. Anong pinagagawa sa atin ng Diyos na bagay sa atin? At ano naman yung ginagawa natin na trabaho ng Diyos na hindi naman bagay sa atin? Meron bang pinagagawa sa atin ng Diyos? Meron. Bakit? Kasi hindi niya naman kayang gawin eh. Meron bang hindi kaya gawin ng Diyos? Meron, kaya ka pinagagawa sa atin eh. Ang problema, yung trabaho niya, ginagawa natin. Ano ka pinagagawa? I'm sure you're familiar with the story about the rich young man. It was a story in the Bible. It was a situation, I mean. The rich young man approached Jesus and asked Jesus this question. Teacher, What shall I do to inherit the kingdom of God? At sumagot naman si Jesus. Sabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalinya. Huwag kang magnanakaw. Igalang mo ang iyong ama't ina. Sumagot yung binatang mayaman. Ginagawa ko na po yan noong time. Since I was a child, I've been doing those things. Sabi ni Jesus, may kulang ka pa. Ipagbili mo lahat ng iyong mga ari-arian at lahat ng pagbili at pamigay mo sa
tumalikod yung binatang mayaman. Tumalikod. Nothing is heard about the rich young man after that. Sabi ni Jesus, it would be very easy for the camel to enter through the hole of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng isang karayom kaysa isang mayamang paharian ng Diyos. Nagulat ang lahat ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, ikaw gano'n siya nung maliligtad. Ikaw gano'n siya nung maliligtad. Sabi ni Jesus, sa tao, imposible ito. Sa Diyos, hindi ito imposible. Yung kaligtasan ng binatang mayaman, hindi imposible sa Diyos yan. Amen po ba? Yung kaligtasan ng tao, imposible sa tao yun. Because salvation is the word of God, not of men. Amen po ba? Eh, sino itong binatang mayaman? Yung binatang mayaman, tayo yun. Why? Because most of the situations and stories in the Bible are our stories. Kasi kung yung mga sitwasyon sa Biblia at mga istorya sa Biblia, walang kahulugan sa buhay natin, sayang ang Biblia. Remember that the Word of God is not meant only for us to have an additional knowledge, but also to change our life. Sa tinatagal-tagal na ninyong nakikinig, tuminok na ba yung asawa ninyo? Hindi naman talaga totally tumino. At least, tumino din ako. Yung mga nagsishare dito, yung asawa, at nagsasabi, ako'y nagpupulit ng kapasalamat sa Diyos dahil mga iyong ginawa niyo pagpapatos sa buhay ko. I'm so grateful about Him. Talagang napakabait ng Diyos sa akin sa buhay ng mga asawa. Tapos yung asawa naman ang katingin dito, sabi, saan na totoo yung sinasabi na naman? Yung mga bagay-bagay na nagpapabago sa buhay natin. Kaya nga yung istorya sa Bible, istorya ng buhay natin yun. Kaya yung rich young man, tayo yun. Ngayon sabi nyo, eh hindi naman kami rich. Hindi naman kami mayaman. We may not be financially rich, but we have something that enriches us. Amen po ba? Amen. Yung magkaroon ka ng asawang ganyan, hindi ba't isang kayaman? Yes. Meron ba rito babae na nasabi sa asawa niya, alam mo niyong, pagkasama kita, nyaman-nyaman kita. Sabi naman ni lalaki, totoo yan din, inubos mo na yung kayamanan. Hindi ba isang himala na yan ang mapangasawa mo? Would you consider your spouse as your wealth? Meron ba rito ang asawang babae na nasabihan ng asawang lalaki na, Ling, hindi ko naman gagawin ko na wala ka sa akin. Nasabihan na ba kayo ng ganyan? O yung mga lalaki, nasabihan na ba kayo ng asawa niya, ano mo, Ling, hindi ko kaya makuha yung mga lalaka. Sabi ko masabihan. O nasabihan na ba kayo naman yung mga parents na, alam mo anak, maswerte ako, naging anak kita. Maswerte ako anak, naging anak kita. Tapos isasagot mo naman, eh kung maraming malukuhin magkakapot ito. Oo nga, marami na kayo, pero iba ka talaga. Maswerte ako, naging anak kita. Yung mga anak, hindi ba't isang kayamanan? Amen po ba? Amen. Yung magkaroon ka ng apo, nakapukha mo, hindi ba't isang kayamanan? Yung magkaroon ka ng position sa iyong pinagtatrabahuan, would be considered as well. Yung tumatanda ka na maganda, isang kayamanan. Hindi po lahat tumatanda ng maganda. Amen po ba? Kaya kuminsan yung mga bagay-bagay na nagpapayaman sa atin. Yung magkaroon ka na isang mabait na asawa, isang kayamanan yun. Sino rito sa mga babae na rito naramdam pa rin niya na mahal siya ng asawa niya? Hindi lit na ni brother ito, taas na kamay ng asawa. Doon sa
asawa niya, congratulations. Sapagkat yun ang akala niyo. Pero good, ha? Sapagkat talagang talaan niyo. Maswerte ang mga asawang babae. Naramdam niya na mahal pa rin siya ng asawa niya. Amen po ba? Kaya yung binatang mayaman, tayo yun. Another thing is, yung tanong ng binatang mayaman, tanong din natin yun. Ano ba yung tanong ng binatang mayaman? Teacher, what shall I do to inherit the kingdom of God? Yung tanong niya, tanong din natin yun eh. Simplihan natin. Lord, ano ba kailangan ko para maligtas? Lord, ano ba kailangan ko para makarating ng langit? O simplihan pa natin. Lord, ano ba kailangan ko para dito pa lang sa lupa, maramdaman ko na yung langit? Yung tanong ng binatang mayaman, tanong din natin yun. Eh, nasagot ni Jesus doon sa binatang mayaman. Nasagot sa atin. Hindi mo pa pumatay. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag kang magnanakaw. Thou shalt not steal. Honor your parents. Yung sagot ng Jesus sa binatang mayaman, sagot ni sa atin. Eh, ano sagot ng binatang mayaman? Nasagot din naman natin. Ginagawa ko na po lahat yan. Totoo yan. Yung sagot ng binatang mayaman, ginagawa ko na po lahat yan. Sagot din natin yan. Bakit? Meron ba rito pumapatay? Wala! See? Pero ano sabi ni Jesus? May kulang ka ba? Meron ba rito pumapatay? Wala! Meron ba rito nangangalinya? Dati! Meron ba rito nananakaw? Paminsan-minsan! Iginagalang ba ka mati na? Oo naman! Yung sagot na pinatang mayaman, sagot din natin yan. Pero ano sabi ni Jesus? May kulang ka ba? Been doing those things, but remember, being good is not good enough. Ano ang ibig sabihin? Hindi na tayo pumapatay. Physically, yes. We do not kill people. We do not stop them physically. But we kill people by our words and actions. Ilan sa mga mag-asawa ng papatayan? Alam ba ninyo ang relasyon ng mag-asawa? Tag-aaway lang yun, nagkakaroon ng misunderstanding. Yung problema sa bahay, hindi naman yung mga kastusin eh. Ang mga problema na sa bahay, alam niyo mo ano? The wrong tone of voice. Yan, mali yan. At kadalasan yun, mga lalaki. Mag-ingat kayong mga lalaki pag kayong sumigaw. Kasi pag tayong mga lalaki sumigaw, nakakatakot tayo. Pag nagsalita ng lalaki, really? Ano sa punta sa ako? Tumigil na kayo, nagagalit ka pa kanya. At kayo mga babae, huwag din kayo sisigaw kasi hindi naman kayo nakakantako. Nakakainis. Amen mo ba? Magtatanong lang si Mrs. Ling, may pera ka ba dyan? Ano naman yan? Tinatanong ko lang kung may pera ka. Eh kung meron, binigyan na kita. Tinatanong lang naman kita, ba't ka nagagalit? Parang nag-release kumpiyado eh.